Nagsimula ako talaga 1990, 1991, 1993, mga ganun. Yung group na Mad Poets, ano pa yan dati, Ground Zero pa yan dati. So, may naman nila akong break dancer. Posible, di ba? Pero yung totoo eh, breaker ako dati, bago ako naging Ground Zero. Kasi pisa ko CD, crazy, then sinawagin ako para mag-join si Doom, tapos yung naging part ako ng Mad Poets. Tapos kay, ano, nanalo si Loki, remember 1995, si DN 95.5, sa lahat ng mga old school folks, nanalo siya doon sa freestyle. So, pitawag kami ni Kuya Drew para maging part ng Ghetto Dogs. So, naging Ghetto Dogs kami that time. Ginawa kami ng R.A.P. Tapos namin ito mga ibang groups like Chinese Mafia, BB Clan, DFT, Oplax, si Sight, and si Chill. Tapos after that, nag-design si Chill, nakunin kami para sa ADC Records. So, gumawa kami ng Mad Poets album, first Mad Poets album na ikatlong mundo. After that, nawala ako kay group, na nagkaroon kami ng konting problema. Na hopefully sana maayos na. Then napunta ako ngayon kay ano, kay Boom sa Vibe Station. Kinuha ako ni Boom para maging A&R, mag-handle ng 7 shots, mag-handle kay Psych, and magsumama sa tour ng Kulay. Then after that, dapat din ako mag-rap eh, nung nawala ako kay ano, nawala ako. Pero namiss ko mag-perform, namiss ko mag-sulat ng kanta. And pwede yung makikita ko yung 7 shots na ganap ng crowd. Naisip ko na kaya mo rin mo sa akin to. So, pupuso ko kay Boom na gawin yung Recognize album. I think, ayun yung first produced album na ginawa ko. Recognize album, Loob at Labas. Under Warner Music. Lumabas to lang 2000. And special tong album to dahil sa album na to, na-break yung ano eh, na-break yung barricades ng hip-hop Tagalog. Kasi dati, yung English at Tagalog, yung binigiwalay pa nila yan eh. Masyadong sineseparate nila. But man, music is music. So, ayun yung time nagsama-sama kami, nandun 7 Shots, nandun SBC. Same time, nandun BB Clan, Chinese Mafia, nandun ako. Nandun ang PD. Ayun yung first album na sumalang sila Crystal, sila Jolo. And sobrang naging classic siya kasi dahil sa album na yun, naging magkakaibigan kami. Until now, magkakaibigan pa rin kami. And we're planning to do the Recognize 2. So, abangan nyo na yan. Sasabog yan next year. And dahil sa Recognize na yun, nagustuhan ako ng EMI. So, sinayin ako ng EMI. And inalok ako gumawa ng solo album. Which is, ayoko sana kasi may group talaga ako, Mad Poets. Sa mga nagtataka, bakit wala na ba si Digoy sa Mad Poets? May Mad Poets pa din. Pero nag-focus na more on production si, ano, si Quasi, si Loki, si James sa babae. So, po ako sila doon. Sa mga fans namin na sumusuporta sa Mad Rules, sumusuporta sa mga kasama namin sa mga BB Clan, Chinese Mafia, Denmark, si Ike. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo sa amin, sa paniniwala niyo, sa music ang pinaglalaban namin. Sa mga nagagalit sa tuwing may nanghihate sa amin na sumasagot. Nababalitaan ko yan eh. Alam ko kung sino kayo. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga taong tumutulong sa akin para abutin ang mga pangarap na to. At ilabas ang album na to. Unang-una, gusto ko pasalamatan Beatmatics, sila Armstrong, sila Dash, yung Recognize team, salamat. Circulo Pugantes, maraming salamat. Si H-Town, malaking bagay ang ginagawa mo sa akin. You're my big brother, boy. Maraming salamat. North Up People, sila Kali, sila Jolo, thank you so much. Nag-sound ako, pero pag everyday na pumunta ako sa North, wini-welcome nila ako sobra. Maraming salamat sa inyo. Yung mga boys ko, TCP, thank you so much. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng mga fans namin, siguro, ito na yung way na para makabawi ako sa inyo. Is bigyan kayo ng isang album na ma-appreciate nyo, magugustuhan nyo, papakinggan nyo. At pagmamalaki nyo, yeah, this is Decoy, a.k.a. Joaquin Rodado. You're watching Crazy Kyle, No Album, Gas Kills TV.